maghapon? Mag-swimming na tayo! Or at least check out the beach! Total, si Mama naman na itawag niya na pupunta tayo dito, we can use our facilities anytime! Really? Yung ba talaga yung pinunta natin dito? Swimming? Kasi kung swimming lang, pwede tayo mag-swimming sa atin. Duh. To be honest, mas gusto ko na lang maglasing. Pero Kuya Clint, inayos lang ni na Mama and Dad, di ba? Pati si Kuya Aiden, may proof na hindi si Tito Ador yun. Yeah, right. Deep fake. May maniwala man, it won't change the fact na quarantine si Dad. Kuya, please. I don't even wanna hear about it. Kuya Clint, Danette, let's just chill, okay? Hindi na nga ako nakapunta sa high school graduation ko, na-cancel din yung graduation party ko. But, I can bring the party here. Dahil, in-invite ko din sina Bella, Matt, and Ace. Nakalain na naman ako kay Miss Pam. Diyos ko. The bro! Loka! Salamat ka kung hindi lang ako malilate! Hindi ka sigla. Mahala siya ng loob ko to, ha? No worries, kasi sinabihan ko naman sila, winarningan ko na huwag silang mag-mention about sa scandal or else kick out na sila sa group. Well, siguro okay na rin na may ibang tao. Alam niyo yun? Medyo nakaka-depress din kasi pag tayo-tayo lang palaging magkakasama. Plus, with other people around, siguro nadidistract din tayo from all the toxicity and drama sa buhay natin. Did somebody say distraction? Aming hinahanap, loka. Sir! May nakita kami yung bangkay malapit sa ilog sa San Benitez. Yung babaeng biktima sa sex video. Atin hong matutong hayaan ngayon na mayroong isang bangkay ng babae ang natasyuan. Samantala, patuloy namang iniimbestigahan ng mga kapulisan kung ano nga ba ang tunay na dahilan ng pagkamatay nito. Inspector Lemuel Donore. Sir. Nandito, dito ba? Sir, magandang hapon. Ibang kayo po kami natagpuan. Ito po, sumama po kayo sa akin. Ano siya, sir? May CCTV ba malapit dito? Meron po. Mama, wala po kong kinalaman dyan. Hindi nga ako lumabas simula nung lumutang yung video eh. Do you believe him, please? Hindi na importante kung si Ador nga ang gumawa o hindi. Ador is one of the prime suspects sa nangyari and whether we like it or not, kailangan natin tong harapin. I think it would be best kung magbibigay na statement si Ador
bago pa hilingin ng pulis. Mas maganda kung nandun si Feliz as a show of support from our family. Hindi ko alam na ikaw na palang nagdidesisyon sa bahay na ito, Leona. At the very least, showing that we are willing to cooperate can be an advantage. Kung ganun, posibleng person of interest dyan si Salvador. Panugang ni Shelo Fiero. O naklaro na nga nila na paninira lang ang lahat. Deepfake daw. Eh, may lead ka na ba sa nagkalat ng video? Eh, sino-sino ba yung mga kaaway ng mga Fiero? Hindi ko din alam. Pero maraming mga insidente na dinadawit yung pamilya nila pero walang napapatunayan. Malinis ang record ng pamilyang yan. Talaga ba, sir? O baka naman magaling lang magtago. Ibahin mo yung mga Fiero. Since you believe him, bakit hindi mo siya samahan sa pagbibigay ng statement? Hindi ako pupunta doon. Wala ko mukhang ihaharap. Well, I think it's not enough for Ador to just give a statement, ma. We need someone to take the blame. Manadami pa talaga tayo ng pantao, Dad? No, of course not, Adal. Eh, sinabi na nga nung Tito Ador mo na hindi siya ang may gawa, eh. So we have to find that person who did it. Anyway, better cover all the bases. Hindi lang high profile to dahil nakadikit sa issue ng mga Fiero. Check na rin natin lahat ng mga kakilala. Okay, malapit sa biktima na tumalo sa profile. Okay? Tignan na rin natin kung may mga malapit kay Salvador. Either witness siya, o siya mismo yung pumatay. Wait lang, Tol. Kasama pa sa trabaho natin to? Oo, oh, Tol. Saka sabi ni Miss Pam, dagdag daw to sa bayad sa atin pag inasikaso natin sila. Saka, alam ko, kaibigan sila yung may-ari ng resort eh. Gosh, I still can't get over what happened. Grabe, hindi ko man lang mabuksan yung social media accounts ko, Kuya. Oh my gosh, what if I'm canceled na? OMG, no! Akala ko ba na pag-usapan natin na we are here to escape reality, ha? Kuya, really? Paano? Feeling mo ba hindi ko tinatry? Siyempre, I can't help but to think about our family, our reputation, my online career. OMG, wala na, sira na! Yan lang lagi iniisip mo. Oh my God, will you two just stop? Ganito na lang. Bakit hindi tayo mag-request ng music, more food and drinks, yeah? I have a better idea. Party? Yeah, why not? We got some booze. Wait! Ang sabi ni Lola, bakasyon, hindi lasingan. Kaya, some food and drinks for now, okay? Ana? Uy! O, anong kailangan nyo? Kung bahala. Grabe, dito pala tayo ulit magkikita, no? I'm sorry, do I know you? Ah, Nico! Nakakalimutan mo na ba ako yung tumulong sa'yo dun sa Galaxy Mall? Ay, oh my God! Ako si Nico. I'm Ana. You must be mistaken, boy. Hindi Ana ang name niya. Good evening, Miss Kiara. May problema ho ba? Nothing. Padalhan na lang kami ng more drinks and food, some chips and appetizers. Yeah. And sound system. Yes, we want something loud with the bass and all, okay? We're here to enjoy and we want to forget everything. Okay po, ma'am. Let's go. Alam mo, Tony, feeling ko isa sa mga mayayamang club members yung pamilya niya. Wala, Tony. Ulads ka. Huwag na. Ayon dun sa mga witnesses, dun sa mga nadaan ng main roads, nakita daw nila si Stella na parang balisa. Natatakot daw nung dumaan. Mga alas 8:30. Bali, kung i-account yung distance, mga 30 to 40 minutes bago siya matagpuan kung saan siya nakita. Sigurado ba silang si Stella yun? Baka namang ibang tao.
hindi ko ma-imagine na maamoni siya. Siya man o hindi, hindi na importante. Basta iligpit yun ang mga gamit niya. Sir, ito na yung CCTV footage. Kung ayaw mong mapahamak, edi sana hindi mo nilagay ang sarili mo sa alanganin. Grabe ka naman, Day. Pusong bato ka naman. Daw hindi mo alam ang sitwasyon ng pamilya ni Stella. Kaluoy-oy. Day, nagsasabi lang din ako ng totoo. Aba, kung hindi siya pumasok-pasok sa video-video niyan, edi sana ay walang ganire. Oh, lumandi eh. May boyfriend pa man din siya. Uy, teka. Isinugal niya ang sarili niyang dangal para mabuhay. Kinalimutan niya ang moralidad niya para masuportahan ang pamilya niya. Wala naman siyang ibang nasaktan kundi ang sarili niya. Biktima lang din ang pagkakataon si Stella Marisol. At kahit na nagkamali siya eh, hindi yun sapat para patayin siya. Bilisan niyo na nga dyan. Kabae, about 5'4 to 5'6, maputi, maling kinitan. Meron bang mga malapit sa biktima o kaya kakilala na tugma doon sa profile na yun? Eh, hindi pa makausap na maayos yung nanay. Iiyak nang iyak. Pero nakumpirma na si Stella Baldomar nga yung biktima. May gusto kayong gawin, sabihin nyo lang po. Let me get your number then. You're here to enjoy? So enjoy. Huwag ka na magkakalat. Hanggang may pamilyang halangang sikmura. Pinapaayos ko sa'yo, Odor, pero ginulo mo! Mailap ang justisya. Nakuhanan ka ng CCTV camera. Posible rin kasi nakasabot yun ni Stella na siya naglabas ng video. Dapat hanapin yung babae na yun! Yung footage po na pinadala, napalinawan na po namin as much as possible. Dirty Linen. Kapag na-miss mo, pwedeng balikan. Pwedeng panoorin ang videos at playlists na gusto mo. Like, comment, at ishare ang videos kasama ng lumalaki nating pamilya sa online world. Kahit kailan, kahit saan pa. Forever tayong kapamilya. Kapamilya Online Live!